Magandang araw po ulit sa inyong lahat mga kamatsyas. Dito naman tayo dumako sa women's section. Di umano ay mayroong humaharurot rumaragasang 100% performance. Biruin nyo round number 1, round number 2, hindi man lang 1.5 ha, 2-0 ng 2-0. Kalakas naman. Ito ay sa bakbakan nila International Master Eileen Robers ng Netherlands at International Master Claudia Culon ng Poland. Ayan. Ka-teammate ni Duda yan. Etong si Netherland naman, ka-teammate ni Giri, no? Sino kaya sa kanila ang perpekto? Bago tayo magsimula, sa mga gusto pong mag-avail ng Kamatsyas merchandise, ang link ay nasa comment section below lamang. Pili na po kayo. Ang ginawa ni Robers, nag-E4, nag-C5 si Culon, Knight F3, D6, D4. Open Sicilian. Kilala ko itong si Robers, atakador ito eh. Knight C3, nag-Knight C6, classical variation, nag-Bishop C4. Ito, kilala natin sa Sosin attack. At nag-E6, ayan, para maputol kagad ang pressure, nag-Bishop E3, develop lang, nag-A6, at nag-Queen E2. Pag dyan pumupunta at hindi sa D2, usually magka-castling queen side yan eh. Queen C7, kinapture, B take C6, at nag-G4, ayun. Keres attack naman ng ginamit na tekniko. Mag-G5, pressure kagad. Parang rapid variation, no? Pero ginamit sa long game. Nag-D5, syempre. Buo na ang sentro ng black. Nag-G5, good move. Counter attack. At sumabay ng capture sa C4. Minarkahan ng bad move. Dapat daw ang tira, mga kamatsyas. Ayun, ang old line kasi ay Knight D7. Ayon pa sa naitala sa aklat. Pero dito, bago eh, nakipagsabayan. Kinapture at nag-rook B8 muna, atake sa B2, queen takes C4 at nag-rook takes B2. Ibinitin muna yung pawn sa F6, oh. Bishop C5. Binigyan ng blunder ratios, mga kamatsyas. Dapat naman daw dito, diretsong capture na. Bishop takes G7 at saka magka-castling queenside para may tempo threat. Tapos magro-rook B7 at F4. Ayun. Tapos mag-E5. Oo nga, ilalak yung diagonal bishop. Tapos knight E4, knight D6. Yun ang mga malalakas na paparating. Okay, pabor sa puti. Pero ang ginawa ni Robers, nag-bishop C5, nag-G takes F6, at nag-castling queenside, threat sa tore, nag-rook B8, kumapture na, capture. At dito mga kamatsyas, ang ganda ng ginawa ni Robers pang puzzle. Sige po, pakigess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. E5, excellent sacrifice. Nag-C5 na lang. Isa-isayin natin mga kamatsyas, no? Pag kinapture ng queen, may queen takes C6 check. King E7, rook HE1. Ayan, ang matindi dyan. Ngayon, syempre kailangan ng tempo, che-check yan. Mag-rook E3. Ito mabigat na threat kasi eh. Mangyari may paparating na malakas na knight D5 check. Ang binigay nilang na continuation, rook D8, queen C5 check, King E8, Rook takes D8, King takes D8, and Knight D5. Laging may ganyan na kapag kinapture, may Queen E7 matchas. Ang binigay na lang na continuation, kinapture na yung tore. Kasi, eto na yung paparating. E paano kung remedyuhan Rook B7? Queen F8 check, King D7, Knight takes F4. Oo nga pala. Nakatutok na nga pala sa queen. Tutok lawin na pala yung queen talaga, no? Ayun. Ngayon, kapag ang pinang-capture naman ay pawn, F takes E5, magro-rook HG1. Ang lalim ng mga bitaw ni Robers, ha? Kita niya kaya to? Yung continuation na yan? Ang nasa isip ko lang, knight E4, eh, para lundag kagad sa D6, eh. Pero ito daw muna, maaring magro-rook G7 mamaya, tapos knight E4, ayan, sa madaling sabi talagang ang daming attacking na produce ng E5 eh. Silent lang pero grabe. Nag-C5, balik tayo, nag-rook D6, at nag-rook B4. Ayan. Dito, ano naman mangyayari kung capturing ang pawn sa E5? Mag-rook HD1. Galing ng mga atake, no?
silent pero ang lakas ng impact. 'Di ba? Kaya dito ang ginawa, nag-rook B4 at nag-queen E2, rook D4 para ma-neutralize, masyadong masama talaga ang pwesto ng rook na 'yan at nag-battery, queen A5, tineret ang knight, rook D3, tiyaga lang depensa, okay lang evaluation, no? Rook takes, pawn takes at nag-C4. The best, nakabawi si Kulon, ha? Rook G3, queen A3 check, king B1, queen B4 check, king A1. Nakatago na. At nag-bishop B7, knight E4. Aba, si Robbers ngayon ang umaalangan. O, knight E4, ang threat niya ay knight takes F6. Good move ang bishop takes, queen takes, nag-king D7 nga lang. Dapat pala, diretso na kagad capture. Baka nailang siya na makapturean siya sa C4, pero may king E7 lang. Baka mauna pa ang ano dyan, pag naka-check yan, tapos rook B8, mga ganon. Lamang ang black dito, may queen E5 check din. Sayang. Pero ang ginawa, nag-king D7, rook B3. Ang ganda ng ginawa ni Robbers ngayon. Di pwedeng capturean kasi yung queen, nag-queen C5. Boomy, mga kamatsas. Blandiracious. Dapat daw tira, queen takes D6 pa rin. Tapos magro-rook B7 check, king D8. Pero mukhang nakakatakot sa black talaga, parang nakahiga na yung king, ang tore. 'Di ba? Parang may kalalagyan pero kung accurate ang pag-uusapan, equal lang eh. Queen takes C4 tapos rook G8. Oh, walang check eh. Yan dapat. Pero hindi nakita, mga kamatsas, nag-queen C5 lang, meron na palang malakas na winning dito. Queen B7 check, sakto. Nag-king takes D6, queen takes A6. Mangyari, baka ang nakwenta lang dito ni Kulon, yung rook B6 check, magki-king E5 nga naman. Wala namang rook B5 eh. At kung dito palang kakapture, nasa black ang tempo, magku-queen D4 check na. At kapag nag-king B1, rook G8. Ayun. Magro-rook G1. Kung check-in man, king F4 lang. Malayo na sa panganib, no? Medyo naggagala pero kontrolado ng black. Winning ang black dyan. Pero dito ang ginawa eh. Queen takes A6, hindi naman nag-rook B6 eh. Hindi tuloy makapunta sa E5 kasi may rook B5. Queenless. Nag-king D7, rook B7 check. Resign po si Kulon. Yun lang. Nalungkot bigla si Kulon. Kasi mamamatcha siya eh. Kung mag-king D8, kahit simplihan na lang, wag nang artihan pa, no? Rook B8, wins the queen, fatal na rin ang black dyan. Okay, yan ang matinding kaganapan dito. Pinaka best performer sa women's section. At ito po ang standing, no? Tingnan natin. Sino na ba ang leading dito? Ayan. Sa women tayo. Juwen Jun, tabla. First game, si Paets, tabla. Naglaban yung dalawang taga-Ukraine, no? Tabla. Panalo si Muzichuk. Kostinyuk, tabla. Irina Crush, tabla. Ayun, no? Nanalo yung si Medina ng Indonesia. Malakas pala talaga ito. Yung tumalo kay WGM Fry na natin, mga kamatsas, nagdire-diretso. Mukhang preparadong-preparado itong si Medina, oh. Nagdire-diretso. Tatabla na lang niya sa second game. O di, ano na siya? Susulong na uli. Salimova, panalo. Conero ng India, tabla. Ayan, ang results. Sino pa ba mga kilala ko dito? Tanzongi, yan, kilala ko yan. Tabla, Robbers, panalo. Yan po ang kaganapan dito sa women's section update after round number 3, game number 1. Ayan, kasi may nag-request din sa atin na, Coach, sa women's naman. O nga naman, puro men's na lang ang kino-cover natin. Ayan, maraming salamat sa inyo mga kamatsya. Sana natuto kayo at na-update. Muli, sa mga gustong mag-avail ng ating kamatsya's merchandise, ang link ay nasa comment section below lang. Click nyo na para makapamili na kayo ng chess sets. Chess clocks, pwede nating pirmahan, depende po sa inyong i-request. Maraming salamat. Kita-kita pa tayo
Mamaya ha, sa live, suporta kayo mga kamatchas at 7pm or before 7pm, live tayo for round number 3, game number 2. Tututukan natin sila Wesley So and Magnus Carlsen. Maraming salamat.